Magandang gabi mga kababayan. Ito naman po, may banay bagong vlog na naman po tayo sa araw na to. So mayroon naman pong humingi ng tulong po dito po sa ating mahal na congressman, no? So isang rider ng mga idol, at kung bakit siya na anumang idol na inbound, no? So sa kadahilanan ay improvised plate, no? Improvised po yung kanyang plate ng kanyang motor, no? So kaya in-inbound po yung motor niya. Yan, humingi po ng tulong sa atin mahal na congressman. So ito po, panoorin po natin ang video ito. Ano po, hindi ko dami yung original na siya. Ako po, kausapin ko yung HPG. Sige po sir, dali po. Tanong mo kung pwede kong makausap. Sir, good afternoon po. Sir, kausapin daw po kayo, sir. Kernel po kita po. Eh, Kernel po kita po. Ay, hindi ako. Yung nandun, sir. Ayun, dali po kasi HP daw po. Kausap sir, dali. Sige. Nagbakasyon lang kasi ako, sir. Kasi graduation ng anak ko bukas galing Maynila. Sige. Taga saan ka? Sa QC po, sir. Uwi ko ng Pangasinan, sir. Sa asawa ko kasi graduation ng anak ko bukas. Sige. May deed of sale ka? Meron po, sir. Kanino mo nabili yan? Sir, ang nangyari ko, sir, inasyum ko nung una, sir, inasyum ko siya. So, nung natapos ko na, pinatama ko na ng didopsil po. Okay, sige, pwede yun, sige. Kausapin. Pero may, maliban dahil sa didopsil, sir, may ano pa rin po ako, may SKA po. Sige. Kausapin ko. Hindi po siya, sir. Ay, sir, umalis daw na naman si Hebe. Sabihan mo dyan sa pulis, kung gusto nila impound, resibuhan ka, ilagay ang dahilan bakit ini-impound ang iyong sasakyan. Kapag in-impound na yung sasakyan mo, tumawag ka agad sa akin at bibigyan natin ang action para sa iyo. Opo, sir, may impounding receipt na po sa ako, sir, na natanggap. Anong nakalagay dyan? Yung ano po, sir, improvised plate, saka yung hindi ko dala yung ORCR na original po. Nasaan ka ba ngayon? Sa ano po, sir, sa Tarlac City po. Sige. Pumunta ka sa provincial office ng police dyan sa Tarlac. Opo, sir. May opisina ng IAS doon. Meron kang authority to use improvised plate. Hindi sinasabi ng batas na kapag nagbaneo ka ng sasakyan, dala mo ang original ORCR. Opo. Hindi rin sinasabi ng batas na kailangan mong ipresenta ang deed of sale sa operatiba o sa police. Opo. Kailangan lamang mayroon kang lisensya, mayroon kang kopya ng ORCR. Hindi expired. Sir, pati yung hulog ko sa bangko, sir, pinananap pa nila eh. Hindi nila trabaho yon. Ngayon, kung sila may pagdududa, dapat imbestigahan lang muna. Pag sigurado na sila na may paglabag ka sa batas at sapat ang dahilan, doon pa lang nila dapat i-hold ang iyong sasakyan. Opo, sir, opo. Sa madaling salita, kung hindi sapat ang kanilang basihan, hindi dapat impound ang sasakyan mo. Kaya opo, ikaw, hihingi ka ng assistance sa Internal Affairs Service ng police para sila ang kikilos para sa problema mo. Opo, sir, opo. Okay, bye-bye. Sir. Hello, sir. Richard? Opo, sir. So, ata ka na po. Sir, papasok pa lang ako, sir, sa IAS po. Papasok, okay. Hanapin yung IAS office, kausap ko na po. Kausap na po si Colonel, hanapin na lang po natin yung IAS office. Sir, nandito na po ako. Andiyan ka na, sir. Tapos si Colonel. Hello, kapatid. Opo, sir, opo. Pumunta ka dyan sa IAS, kausap ko na yung isang official dyan. Opo, sir, opo. Oo, sabi mo, ikaw yung pinadulog ko, okay? Opo, sir, salamat, sir, ha? Oo, isalaysay mo na lang yung pangyayari. Opo, sir, salamat po, opo. Opo, sir. Okay, sige, magbigay ka ng salaysay dyan sa PIAS, tapos balitaan mo ako sa resulta. Opo, sir, salamat po. Oo, magaling yung nakausap ko dyan, marunong. Mabilis kaming... Sige, sir, salamat po, salamat po. Oo, mabilis kaming nagkaintindihan, okay? Salamat, sir. Opo, salamat, sir. God bless po. Sige, bye-bye. Hello po, Sir Richard. Ano po, sir? Yes, sir. Balita po. Sir, ano dito na po? Banta na po ako di, ano doon, yung head doon. Dito na po ako sa HPG, nakabalik na po ako. Okay na po. Okay na, sir. Kakausapin ko pa po si Major ang head ng HPG dito, sir. Apo, para saan po yan? Yung, kasi yun ang sinabi doon, sir, sa galing mo sa IAS, kinausap niyo na daw dito. Opo.
Okay na, sir. I-connect kita kay Colonel, sir, ha? Standby. Papa. Hello, Sir Richard. Nasa kabilang linya po si Congressman Busita. Papa, sir, papa. Hello, pa. Hello, good afternoon. Anong balita? Sir, nakakaling na po ako sa IAS. Nandito na po ako sa ano ngayon? Sa HCJT. Nasaan ka ngayon? Sa HCJ na po. Nakabalik na po ako. Kakausapin ko daw po si Medyo King ng huli. Nag-usap ano ang IAS at ang HPG. Opo, sir. Opo. Through cellphone po. O, sige. Basta kung ano, tapos, sundin mo lang. Balitaan mo ako, okay? Okay, sir. Salamat po, sir. Kausapin ko muna si Medyo. Okay. 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 Salamat, sir. Sige. Salamat po. Okay, bye-bye. Hello po, good afternoon. Hello, sir. Hello, Sir Richard. Kamusta po? Opo. Sir, i-inform ko lang po, sir. Okay na po. Salamat po. Pagkasabi na lang kay Colonel, salamat po sa inyo. Okay po, sir. Sir, nakuha mo yung sasakyan mo? Opo, sir. Eh, nagalit nga sila, sir. Bakit daw ako pumunta ng IAS, eh? Oh, di ba? Oo. Oh, saka malinaw naman, sir. Wala silang may kaso sa akin, sir. Kasi kompleto naman ako ng ano, eh. Oo. Dokumento, eh. Nagalit sila sa iyo. Opo, kasi ba't ako pumunta doon? Opo. So, at least alam na nila ang mga pwede mangyari pag kami malinaw. Opo. Opo, ito eh. Lahat naman nang hiniling nila sa akin, sir. At kung ano-ano hinihingi na nila sa akin, eh. Anytime, sir. Pag may problema po, tawag lang ulit. Opo, sir. Basta tama po tayo, sir. Di naman na tayo may lumapit kung tama tayo, eh. Tama, sir. Basta tama, kampi-kampi tayo. Opo. Opo, sir. Opo. Salamat po, sir. Salamat. Ingat po kayo. Opo. At sige, sir. Salamat po, sir. Salamat po. Sir, good morning po. Kapatid, good morning. Colonel Busita, anong balita? Opo. Sir, okay na po. Salamat po pala sa tulong nyo. Anong nangyari? Eh, yun nga, sir. Nagalit po sila. Bakit daw pumunta po ako sa IAS? Kasi pinapunta kita sa IAS dahil nagmamatigas sila sa mali nilang ginagawa. Oo nga po, sir. O, anong nangyari? Eh, pagdating sa IAS, sir, okay naman po. Mababait yung mga ano doon. Yun, nasikaso ka agad. Yun, so, nung tinawagan yung head nila doon, sir, pinabalik na ako doon. So pagbalik ko doon, yun nga, nagalit yung mga pulis sa akin. Bakit daw kung saan-saan ako pumupunta? Mali yung ginawa nila sa'yo? Opo, sir. Mali talaga, sir. Kasi pinakita ko lahat, sir, ng mga dokumento ko. Yung didopsil, baka gawa-gawa ko lang daw kung ano nung sinasabi, sir. Hindi kasi pwede na mag-impound ang pulis o ang enforcer na base lamang sa pagdududa. Dapat matiyak muna nila na may problema ang sasakyan para ma-impound. Hindi yung duda pa lang sa'yo, impound ang sasakyan. Ayaw nilang makipag-usap, kaya pinapunta kita sa IAS. Para sa kaalaman mo, ang IAS, Internal Affairs Service ng PNP, ang mga yan, balanse. Pag may reklamo ka laban sa pulis, at nakikita nila na may mali nga ang pulis, tiyak na tiyak, papanigang ka nila at ginawa naman nila, di ba? Opo, sir. Eh, sabi nga ng IAS, sir, kung may reklamo daw ako, pwede ko magreklamo. Eh, sabi ko na lang, sir, malayo po ako, eh, Maynila ako, sabi ko po. Ang importante, maproteksyonan ka at yung mga motorista na katulad mo na wala namang paglabag sa batas. Opo, sir, opo. Eh, yun na nga, sir, dahil nga po, gusto ko na sana, dahil nagtitipid ako, hindi ako mag-enlist kasi malaking saving sana yun para sa pamilya ko. Yun naman ang nangyari sa akin, naabala tuloy ako. Ang laking abala, di ba? Opo, sir, kasi dahil nga, sir, di ba, kung mag-tiplex ako sa KSC-Tex, sir, mabilis naman sana. Kaya naisip ko, eh, malaking gasto sa ano, sir, kasi maaga pa yun, alas 6 pa lang, eh. O, anong nangyari? Pinarelease pa? O, narelease naman po, sir, mga alas 5 na po ng hapon. O sige, 24 oras, araw o gabi, basta tama kayo. Opo, sir. Paano, sir, kung wala na kayo pala, di kawawa naman kaming mga motorista na mga may hirap. Kaya ako'y tumakbo sa politika, kapatid, para makapagsulong tayo ng batas na magpoprotekta sa inyo at para mapalakas natin ang RSAP bilang sumbungan. Para kung dumating yung araw na matanda na si Colonel Busita at wala nang kakayahan, establish na yung sumbungan, itong opisina ng RSAP, may mga gagampan dito sa aking ginagampanan para sa inyo. Okay, sir. Salamat po, sir. Pati pamilya ko pala, sir. Nagpapasalamat na. Inuwento nga nila kung si kanino daw ako lumapit, sabi ko sa inyo po. Kami, tumatanggap ng tawag kahit anong oras.
araw o gabi, basta makatulong. Basta tama naman, ipinagtatanggol namin. Opo, sir. Lagi naman ako kasi nanonood, sir. Kaya marami akong alam sa ano nyo. Pag alam ko naman na mali yung nang huli, alam ko naman na ina-actionan nyo. Wala tayong pinipili, kapatid. By the way, taga saan ka? Sir, Quezon City ako, sir. Nakapag-asawa ko dito sa Pangasinan po. Ah, okay. Sige. Kumusta na lang sa mga kapamilya mo dyan sa Pangasinan? Opo, sir. Sinabi ko naman po, kahit yung misis ko, sir, alam niya naman kasi nanonood din yan, pinapanood ko sa kanya. Ayun nga, nagpasalamat din, sir. Okay, basta sabihin mo sa mga kapwa motorista at sa mga kapamilya, kahit anong oras pwedeng tumawag, basta tama, kampi-kampi tayo. Opo, sir, nanonood na nga sila ng ano mo, sir, kasi pinakita ko sa kanila yung mga YouTube, eh. Ah, okay, sige. Ingat, ha? Okay, sir, maraming salamat po. Gatas po, salamat po sa tulong ulit. Sana marami pa po kayong matulungan na katulad ko. Okay, bye-bye. Bye-bye po. Ingat.